Hi, this helps a lot. Thank you. Hi, teachers. Hi, Future LPDF. So, ayan, bago ako matulog, hindi ko kayo matiin. So, dapat matutulog na ako. Pero, mag-pause tayo kahit ilang drills lang and rush. May contract kasi ako. 3 consecutive days, akong makeup artist. Here's another drills that you should know before taking the board exam. So, teachers, again, nasa part 1 pa rin tayo ng set A. I hope napanood nyo na yung part 1, part 2, and part 3, pero nasa part 1 pa lang ako ng pagra-rush. Okay, number 15, which of the following situation can show that teacher is chill in a tense situation? Ano ba ibig sabihin ng chill? A. Not excited but calm. B. Not passive but active. C. Not alone but with peers. And letter D. Not revengeful but forgive. Ano ibig sabihin ng chill? So the answer here is letter, sigaw muna. The answer here is letter A, not excited but calm, chill lang. Diba pag sinasabi sa atin, chill ka lang, relax ka lang. Again, the answer po is letter A, not excited but calm. Okay, number 16, what is characteristic of the lesson plan that integrates its outcome methods and assessment component? A, their alignment. Yung bang aligned ba dapat sila? Yung mga ini-integrate mo, dapat align sila. Like for example, sa objective. Kung ano yung objective mo, dapat align siya sa mga activities. Yung mga activities mo, yung mga assessment na gagamitin mo, align sila sa objective. Letter B, their sequencing. Yung mga ini-integrate mo ba, sequence, pagkakasunod-sunod. Letter C, their independent. And letter D, their differentiation. So, what is your answer? What is the characteristic of the lesson plan that integrates its outcome method and assessment components? What is your answer? The answer here is letter A, their alignment. Dapat po kasi sa mga ginagawa natin, yung mga ini-integrate natin, align sila. Like for example, sa science, di ba may mga ini-integrate tayo na subject? So, dapat align po sila. Number 18, how is periodic reporting of student grades useful? Paano nagiging useful yung cards out, yung pagbibigay ng mga periodic reporting? A, as an obligation. B, as a way to please parents. Letter C, as a way to win support for the school. And letter D, as feedback. What is your answer? Isigaw muna. Okay, the answer here is letter D, as feedback. Of course, ginagawa natin yan para magbigay ng feedback sa mga bata. Alam nila kung saan sila magaling, mahina, anong dapat nilang gawin. Comment your scores. Ma'am, ano po ang major ninyo? Hi teachers, kumusta, kumusta? Hi future repeaters, hi lot September takers. Ang major ko po ay general education. So I am B.Ed and major po ay general education. But no worries po, kasi po, ang Prof. Ed and Gen. Ed po natin, parehas po ng mga B.Ed at B.S.Ed. Nagkakaiba lang po kapag yung may mga major. And here is another topic that you should know before taking the board exam. So, irasyon naman natin ngayon yung mga pinopost natin sa Facebook page ng Cruzita Teacher Nika. Okay, unang-una sa lahat, maraming salamat po. May mga sumasagot sa Facebook page. So, which is true of the Philippine educational system? Ano ba yung totoo? Ano yung tama? A. Free education in the government school in all levels. Sa lahat ba ng levels, free education na tayo? Government school po ha. And letter B. Full tuition subsidy for a student enrolled in the private school in all levels. May full tuition subsidy ba sa mga estudyante na naka-enroll sa private school sa lahat ng level? Letter C, full tuition subsidy for a student enrolled in the private school in the basic level lang ba? And letter D, free education in public elementary and secondary school. So, sinasabi dito sa public at sa mga secondary school, public LM and secondary, free daw ang education. So, what is your answer? Okay, isigaw mo na. So, the answer here, the best answer is letter A. Free education in the government school in all levels. Free education na po tayo, tama po ba? Like sa college, yung mga sa university. Kaya ang pinakasagot dito ay letter A.
hindi mo pwedeng isagot ang B at ang C. Hindi naman po full tuition subsidy po ang sa lahat ng level and also letter C. At ang letter D, maaaring sabihin natin na tama free education sa public, LM at secondary, pero hindi lang naman LM tsaka secondary ang free education ngayon, pati ang tertiary. Sino ang mga nakahabol niyan? Ako, naabutan ko yan. Praise God, di ba? Wala na kaming binayaran sa school namin nung college ako. Again, the answer is letter A po. Please follow nyo po yung Krizita Teacher Nika dahil nagpo-post po tayo ng mga iba't ibang drill. And also, my YouTube account, Vinyl Vlogs. Sa mga naghahanap po ng link, pindutin nyo lang po yung link dito sa my Krizita sa bio ko po. Pindutin nyo lang po yung Let Reviewers, yung Facebook, yung YouTube, mapupunta po kayo doon. At yun lamang po, ingat! Thank you. Napakalaking help nito para sa amin. Score 4. Hi teachers! Hi teacher LPDF! Maraming maraming salamat din po sa inyo. Ayan. So, ang cute lang kasi nagkakaroon tayo ng interaction kahit papan. At least nakikita natin na may mga sumasagot. Alam nyo ba, kapag nagre-review, kailangan active kayo. Hindi lang kayo lagi listener or watcher. Kailangan kayo din sumasagot. Ibuka ng bibig, sabihin nyo. Kasi the more na sinabi nyo yan, mas tatatak yan. And here is another topic that you should know before taking the board exam. Okay, which test is appropriate for developing student ability to organize thoughts and ideas? So, ano yung magandang gamitin natin para ma-develop natin yung ability ng mga student pagdating sa pag-o-organize ng thoughts and ideas nila? A, sa true or false? True or false ba? Makapag-organize yan? Letter B, multiple choice. Letter C, fill in the blanks. And letter D, essay. What is your answer? Isigaw mo na. Sa true or false, hindi, di ba? Mamimili ka lang kasi kung true or false. Sa multiple choice, magpipili ka lang din. Sa fill in the blanks, mamimili ka lang din or it looks like enumeration. The correct answer here is essay. Halata naman. Because sa essay, di ba, tayo yung mismong nagsusulat. Nag-o-organize ng thoughts and ideas. That's why the answer is letter B, essay. Next, what is the learning paradigm involved in a school allowing early child learners to join in a field trip to the Manila Zoo? A, conditioning ba? B, observation? C, punishment? Kaya natin ina-allow yung mga student natin na magkaroon ng field trip. Letter D, reward ba to para sa kanila? So, what is your answer? Isigaw mo na. Okay, the correct answer here is letter B. Of course, observation. Again, the answer is letter B, observation. Diba, nag-o-observe yung mga bata, tinitignan nila, ano yung mga naaari nilang matutunan doon. Ano yung nakikita nila, ano yung na-observe nila. Okay, ulitin ko lang, teacher. Dito po sa TikTok, may playlist tayo, naka-by subject po. Baka yung mga tinatanong ninyo ay na-explain ko na po. Yun po ay mga lectures talaga. May ganun po content or video dito. Halimbawa, itong true or false, multiple choice, fill in the blanks, as mga subjective and objective test to. In-explain ko po yung mga yan. Yung mga theory, kindly check our playlist po dito sa TikTok kung gusto nyo pong panoorin yung mga lectures. Yung red notebook na pinakita ko po sa inyo, in-explain ko po yung mga yon. Or kaya sa YouTube po. Galing naman ni ma'am. Alam nyo ba, sa totoo lang, magpakatotoo tayo. Sometimes, we need those words, that kind of word. Kasi minsan, no, nakakaramdam tayo na, effective pa ba ako? Even we're trying our best. And itong mga words na to, nakaka-help sila. Nakaka-boost po kayo ng self-esteem or confidence. Ako lagi kong sinasabi, I may not be the best, but I'm happy trying my best. And thank you po sa mga taong nakaka-appreciate po ng mga content dito. And here is another topic that you should know before taking the board exam. So this one, actually, na-explain ko na at nakapin ito dito. Ano ba itong PMATs na to? Ano itong PMAT? Yung principle, methods, approach, technique, and style or strategy. So let's read the question. To ensure the lesson will go smoothly, Teacher Nika listed down the steps she will undertake together
with those of her students this practice relates to. So, para daw maging smooth ang lesson, si Teacher Nika daw, linilist down niya yung mga step na gagawin niya. So, ano yon? Ano yung ginagawa niyang yon? A, it is a teaching technique. B, teaching style. C, teaching strategy. D, teaching method. Okay, kapag sinabi nating teaching technique, ito po ay personal way, personal touch ng teacher. It is a way of teaching. Paano ka magturo sa mga estudyante mo? And that is a technique. Letter B, teaching style. Pag sinabi natin teaching style, same with the teaching technique. Teaching style, teaching technique. Hawig sila. Anong style mo kapag nagtuturo ka? Anong technique mo? And letter C, teaching strategy. Pag sinabi naman nating teaching strategy, long-term plan. Ulitin ko po, long-term plan po ang strategy. And letter D, teaching method. Kapag sinabi naman nating teaching method, it is a step-by-step process. Step-by-step. Specific. Ano yung gagawin mo? Una, magdadasal. Pangalawa, igigreet mo yung students mo. Pangatlo, attendance. Pagkatapos ng attendance, magtuturo ka na. For that, di ba, may motivation na muna, review, pagkatapos magturo, activities, plus assessment. So, that is a teaching method. So, step by step. Kung makikita nyo, sinasabi ko na ang keyword. What is your answer? Look at the question and look at the keyword. Listed down the step. What is your answer? The answer is letter D, teaching method. Kasi nga, ang sabi ko, teaching method, step by step process. Keywords pagdating sa prof at yun lamang po, ingat! Marunong ka din pala mag-bicol, ma'am. Hehe, from Miss Lynn Rose. Hi, teachers! Hi, teacher Elpidis! Iyo po, tarotao po ako. Hanggang ngunyan, syempre, kaso, dikit na lang. Dain na ako pero may nakikipag-ulay sa iba ay. Ah, nakakakilig naman yung mga sa Bicol. Umaabot na pala tong video na to. Mga mabinyans like that. Sa CN din, nakakatuwa naman. I hope makapunta ako ulit dyan. Pero eto, yung mga Cagayan de Oro, Cebu, Baguio, marami pa. Kasi makikita mo sino yung mga top na nanonood, anong lugar. Maraming salamat po sa inyo. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, tapusin na natin yung part 1 ng Set A Professional Education, number 19. According to progressivist educators like Carl Rogers, what is the essence of creativity among school learners? A. Conformity. B. Convention. C. Industry. D. Novelty. What is your answer? Sigaw mo na. Okay, the answer here is novelty. Number 20, on learning deficiencies, what is known as a learning disability in reading? So, ano ba itong mga learning disability nito? Kung alam mo na, isigaw mo na. But para sa mga hindi pa, pag-aralan natin yan. Okay, kapag sinabi nating dysgraphia, ito yung sa written. Okay po, written yan. Kapag sinabi naman nating dyscalculia, disability in basic math. Hirap naman sa mga math yan. Even mga basic math. And letter C, dyslexia. Pag sinabi naman nating dyslexia, ito naman yun sa reading and spelling. Reading and spelling. Alam nyo ba yung kwento? Ishan ba yung pangalan? Yung nag-rumble yung mga words kesa ang basa niya ay was nagiging so. Ganon. And letter D, dyspepsia. Indigestion po yan. So, what is your answer? The answer is letter C, dyslexia, learning disability in reading. Okay, teachers, again, meron po akong ganito po. Nasa Google Drive natin yan. Makikita nyo yung mga ganitong lectures, yung mga notes. Nasa Google Drive, tignan nyo lang po yung link ko po dito sa may TikTok or kaya sa Facebook page ko po. Para makasabay po kayo sa mga sinasabi ko. Next, in what strands of the four pillars of education implies a shift from skills to competence or a mix of higher order skills specific to each individual? So, dapat alam nyo tong four pillars na to, isa to sa mga mabenta. Kapag may nakita kayong skill, the answer there is learning to do. Again, the answer is letter B, learning to do. Irasyo pa natin yan sa susunod na part.